Few moments later. Hindi pumasok yung thick shot na yan, no? Pero kinuha pa rin ni Efren Reyes itong cue ball at siya ang gagawa ng thick shot na yan. Tinuro ni Reyes yung sa corner pocket. Panoorin natin ang magic shot na zigzag shot ni Efren Reyes. Good morning mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, pag-usapan natin itong napakagandang match laban nitong ating legendary pool idol na si Efren Bata Reyes. Kasangga niya dito si Django Bustamante. At ang kalaban naman nila ay ito si James at saka si Johan. Parehong magagaling at pool masters, pare-parehong Pilipino yan. At ito'y ginawa no, dyan sa Cavite. Ito yung 2024 Cinta Champions League. At nakita naman natin dito nanalo sa lag ang team ni Efren Bata Reyes at ni Bustamante. Kaya sila yung nag-break dito sa rack number 1. Ang kanilang laban ay 9 ball at ang kanilang match ay race to 13. Walang pumasok dyan sa break ni Bustamante kaya balik sa table itong si James at saka si Johan. At nakapasok sila ng isang bola. Sanggahan ito mga kaibigan, mga kabilyard, no? At alternate ang tira dito sa kanilang labanan. Kaya panoorin natin mga kabilyard. May kontra pa po. Okay po. Up. Last ball ang team ng tira. James at Johan. Pasok po ang una. Ang rebe. Ang score po natin, 1-0. Pabor po sa dalawang world new generations, world champions. Isaranyas and Yohan Chiwa to break, leading by one rock to none. Break po ni James Aranyas, may pumasok po. May pumasok na dalawang bola dyan sa break na yan. Unong sa side pocket. Break at makita natin, meron siya available shot itong si Johan, no? Tingnan natin kung maka-break and run sila dito sa rack number 2. At patuloy pa rin na nanonood itong kupunan ni Reyes. At makita natin dito medyo sumulay na itong pumasok ang tira sa dos. At may chance na bumalik ulit itong kupunan ni Efren Reyes. Ayan na po. Ang dami kong fans sa ating Hall of Famer na si Efren Bata Reyes. Grabe. Parang hindi balahibo po. Unang tira ni Camp Efren sa blay agad. Sayang. Kamot sa ulo ang inabot. Oh, nadadala pa ng pressure si Camp.
James Arañas, tira sa dos, pasok. Two cushion para sa preparasyon sa tres. Napakaganda. Semi-stop na ng putong tira na to. Uy, kurida pa na may halong pestus. Napakaganda ng pectus, napakaganda ng preparasyon para sa cinco. Stop ball, pasok. Okay, medyo sinuwerte pa rin talaga itong kuponan ni James pocket, at Johan. At dito nga, nasa last two dende ball sila. At napakaganda pa rin ng kanilang rotation, no? At saka dito sa easy cue ball control, maging sa easy run out para sa dalawang kaya yan, naka 2-0 ang score natin dyan. Score po natin 2-0 in favor of Johan Chua and James Arañas. Breaking naman bale, sa rock number 3 ay alternate break po ito ni Efren Reyes at ni Gianco Bustamante. At makikita natin dito si Reyes ang mag-break sa Efren ng banda. So alternate breaking format bago ang kanilang mesa, laban ng pala dito. At dito nga okay, si Reyes na ang mag-break Bata Reyes dito to break sa rock number 3. Trailing by 2 rocks natin kung maka-break and run dito si Reyes. At side pocket uno po tumasok. At iyawan po ang ating mga crowd. At tingnan natin si Bustamante kung magawa niya ng paraan yung toss na yun. Panoorin natin mga kabilyard dito sa rack number 3. Ganda ng preparasyon para sa 3. Kurida po para napakaganda ng preparasyon para sa 4. Mukhang makukuha na ni Champ Efren at Champ Gianco ang kanilang unang score. Ayun, draw shot po. Napakaganda ng tira. Contra-pick silang po ang tira para napakagandang prepa sa 7. I-stable lang po ni Efren to. Pasok ang 7. Last two ball ang kuponan ni Efren at ni Gianco Bustamante. At nakita naman natin na napakaganda ng kanilang pure ball control and positioning dito sa bola, no? Napakagaling talaga ng timak ito ng laro na ito. Nagkakasiyahan po, mukhang gusto ng trick shot sa mga ating Bustamante. Haikenyos. At dito nga, tiyahuli mo lang po para makaiskore sila. Score po natin ay 2-1 in favor of Yon Chua and James. At dito nga, pumuesto na si James Chua na dito sa rack number 4 at nag-break sila dyan. May pumasok na isang bola doon sa corner pocket sa itaas. May available shot itong one ball. Tingnan natin si Johan kung kayanin niyang ipasok itong next object ball. At makita natin dito, medyo nangunguna talaga sila sa puntos at napakagaling din ang team up nitong si James at saka ni Johan. Ah, dinoblete po. At, grabe naman yung doblete na yun. War shot na yun. Napakahusay talaga at may positioning pa. Kaya panoorin natin mga kabilya. Napakagaling ng tira. Kitang-kita niyo yung focus sa dalawang to. Talagang hindi papatinag. Ito, kukontrahin na lang to para sa 6. Pababay ng pamato. Ayun nga. Easy run out na rin po ito para sa dalawang bagong kampiyon. Ito mukhang i-draw shot na lang po ito. Last two ball ang kuponan ni James at ni Johan at dito na napakaganda ng team up nila, no? Napakahusay. At makita ninyo last ball na sila dito sa rack number 4.
Pasok ang 9 at score natin dyan 3-2. No? Okay, pumasok po. Score pa rin natin dyan ay 3-1 lamang si na Johan at James. Maraming salamat po kay Mama Cinta Remulia. Ito talaga na pinakita nila yung husay nila sa pagbibigyan. Okay. Alternate break po tayo. Yago Bustamante to break. Trailing by one rock to three. Namang ng dalawa si na James at Johan dyan. At dito nga, si Bustamante ang nag-break dito sa rock number 5. At may pumasok po sa break. Mayroong pumasok na isang bola doon sa Yago Bustamante. At back to table naman si Reyes para i-continue itong shooting dito sa mga natitirang bola. Maganda ang kalat ng bola pero medyo mahirap yung ball positioning. Kaya tingnan natin kung makapasok sila dito at Dino Bete po ni Captain Sablay ang tira. Play safe na yan. Mukhang ko-cover po ito. Tinatry niya yan na i-bank shot pero hindi pumasok. At dito nga, luckily, medyo naitago pa rin pasok ito ang Reyes itong ball number 1. So tingnan natin kung may tama at may pasok. Panoorin natin mga kabilya. Ito, pipinahan lang po ito. Napakagandang pinang ginawa ni James Aranyas, Pride of Cavite. Grabe ang focus ng dalawang to. Hindi sila natinag kahit mga former world champions sa kanilang mga kalaban. Napikiti nga lang po mga kaibigan. Binaliwala si James Aranyas ang tira. Live po ha tayo? Ha? Okay na tayo sa live? Sablay ang 5. Pinaikot ang pamato. Sumablay po. Ay, dumikit. Okay tayo sa live? Dumikit ang 5 at ang pamato. Okay, pe-blessing lang din po ito ni Champ Django. Tingnan natin kung paano blessing gagawin na niya dito. Okay, napakagandang blessing po. Kinarambola ng Webe. Sablay ang tira. Eto, benta na po ito. Patatalbogin lang po ang bola nito. Pababa sa 6. Back to table. Inaliwa po ni Camp Efren. Grabe. Sumasaklay na tira nila dyan. Grabe yun. Baliwala. Si Reyes. Iyawan po ang ating mga audience. Bustamante doon sa 6. Magal na gumagic si Camp Efren. Maganda ang kalat ng bola at malamang maka-score din dito ulit si Efren Reyes. Ito mukhang buwan na nila itong dalawa. Kay Bustamante, follow-up shot naman. Baliwala na ito. 7. Panoorin natin mga kabilyard hanggang sa makatapos sila dito sa rack number 5. Draw shot para sa 8 ball side pocket. Semi-tampal na lang po ito. Ayun. Pasok. Okay po. Breaking dito si na James at Johan, no? Panalo si na Efren kanina kaya 3-2 ang score natin. James Aranyas to break, leading by 3 racks to 2. Sila ang breaking. Ice, pumasok ang pamato. Yun, no? Sumama. Yung, ball. Sayang, napakaganda ng break. Napakaraming chance ni Efren Reyes ngayon at ni Bustamante para ma-steal nila itong rack number 6. Back to table si Bustamante with the ball in hand advantage. At tingnan natin kung maka-steal wala na magiging problema rito sa open na po ang bola. Bali wala sa ating mga former world champions. Panoorin natin ang ating dalawang Hall of Famers. Ayun, Purida para sa 3. Napakagandang preparasyon. Pasok ang 3.
pinababa ang pamato para sa 5. Ito, paano tirang gagawin ni The Magician dito? Ah, kinontra na lang po para sa 6, napakagan ng tira. Sa mga nanonood, pwede nyo pong pag-aralan ang mga tira ng mga ating mga world champions. Dito po, marami kayong matututunan. Sobrang gagaling po ng mga to. Marami na silang napatunayan. Wala na silang dapat patunayan pa. Sobrang gagaling nila. Sobrang nipis. Sayang ang tira. Okay lang, ganun talaga. Kahit professional, sumasablay talaga. Tao lang po. Ito, draw shot po, napakalayo na ito. Position si James dito. Napakaya sa 7 at tutok na sa bola yan. At yun, na-scratch sa side pocket. Medyo may malas pa. Back to table si naman si Bustamante ay para sa bulinhan. At mukhang tutok na ito. Ito, palalapit din na lang po ang bumato. Rack number 6 dito. At mukhang tatabla sila kung dito. Tatabla ang ating score, mga kaibigan. Si Reyes ang follow-up shot. Happy watching sa inyo, mga lords. Ay, ay, ay. Pasok ang 9, tabla. Okay, tabla po ang ating score. Bustam po. Maganda yung pagkaka-steal na yun, yung Bustamante. Okay, tabla na po. Efren Bata Reyes sa break. Si Reyes ang mag-break sa rack number 7. Tingnan all three kung makabreak and run si Reyes dito sa rack 7 na ito. Medyo masaklap. Sumargo po, wala pong pumasok. At dry break po. Tingnan natin kung hindi masyadong sumagot kumalat yung ball. Johan Chua at James Aranias. Very dry break yan at may available shot dito si James. At tingnan natin kung makapenetrate. Grabe yung pamato, sumasayaw. Grabe naman yun. What a shot. Ikot po lang itong si James. No? Parang Beyblade. At tingnan natin kung maka-steal sila grabe dito tira sa rack number 7. Panorin natin mga kabilya. Ay, ito wala. Sagi. Sir. Sagi. Ah. Eto, medyo malayo, pikete. Iwasan po natin mapaul. International rules po tayo. Bawal pong sumagi yung kahit anong bagay sa bola. Napakagandang preparasyon po. Eto, easy run out na rin po ito para sa dalawang kampiyon. Okay, pinatalibog lang po ang pamato. Napakagal ng preparasyon para sa 7. Ito, palalapitin lang po ang pamato para sa 8. Draw shot lang po ito para sa 9. At ayun na nga po. Mahusay talaga itong tambalan na ito na si James at saka si Johan. At ito nga, last ball para sa 9 dito sa rack number 7. Aiming sila sa corner okay. Pocket, pasok ng Nube. Balik po ang kalamangan sa ating dalawang bagong henerasyong kampiyon, si Johan Chua. 4-3 po ang score natin. In favor of Johan Chua and Dodong Diamond. Ang idolo ng Cabiteño. Four three po in favor of James Aranias and Johan Badcoy Chua. Grabe, bilis ng laban. Pag sumablay ka, wala ka nang babalikan sa mesa. Panoorin niyo po sa mga breaking beginners dyan. Marami si, po tayong matututunang tira sa mga to. Number grabe, idol ko po yung mga yan. Ang score natin, lamang sila ng isang puntos dyan. Yan po ako nagtutong mag-bilyar sa mga yan. Yan po sila po ang inspiration. Kaya back to table si Bustamante para mag-follow up dito sa rack number 8. At dito nga, naipasok ni Bustamante. Okay, pasok ang unang tira ni Champ Django. At binigyan ng magandang ball position si Reyes to follow up the shot. Ito mukhang pababanday na lang po ni Efren to. Fourth ring score naman pa rin sina James at Johan. Panoorin natin ang kabuuan ng game na ito. Nagdala para sa 3. Mababayin ang pamato para sa 4. Okay. Baliwalo. Okay.
Ito, iniisip ni Champ Efren kung paano ang tirang gagawin. Kombinasyon para sa 9. Pasok. At napakahusay ng kombinasyon na yun ni Reyes, no? Nasungkit niya kaagad yung 9, kaya baliwala. Score natin dyan, 4-all. Score po natin. Nasa advantage break naman yun si break. Bustamante. Tabla po tayo at 4-piece. Napakalakas mag-break talaga niyan si Bustamante ng Reyes. Pasok ang 9, may golden break po. Table at dito nga, naipasok ni Bustamante yung 9, no? Sa opo, may golden break po ito, may golden break. Score natin, 5-4. Lamang na po sila, change favor po tayo. At dito nga, sumarko na si na James Aranyas, wala pong pumasok. Walang pumasok ulit na bola. Mahirap kong tirong to. Nakadikit yung field goal dito sa isang bola. Kaya medyo alangan yung tira dyan ni Reyes. 5-4 ang score natin. Lamang na si na Reyes at Django dyan. At makita naman natin kung paano maraming nanonood, no? Dahil ginanap itong laban na ito dyan sa Cavite. Sintang Champions League ang pinaglalabanan nila. Yan is sponsored by the city government para sa sports and events nila. At napakahusay ng cut na yun ni Reyes, no? Pero medyo masaklap yung ball positioning para muntik sa dos. Ganun pa man, may mga chance si Bustamante dito na matamaan itong Diyos ng long shot. Pero tingnan natin kung magawa ng paraan ito, niya ang Bustamante. Ito, pangitin po natin mga kabilyard dito sa rack number 10. Si Django Bustamante. Ay, baliwalo. What a shot, man. Grabe ang puti. Kukuridan lang po ito. Para sa 4. Napakagandang tira. Ito mukhang easy run out po ito para sa dalawang kampiyon. Ayun. Semi-stop ball para sa 6. Pinitika clear. Pasok. Kakurida na lang po ito para sa 8. Okay. Napakagaling ang tira. Napakahusay nung positioning na yun at teammate nitong si Efren, no, si Django, at napakaganda ng kanilang ball positioning and execution ng packeting. Ang score dito nga, natin. Ang score natin ay 6-4. 6-4 po, in favor of 6-4 ang labanan natin dyan, mga kaibigan. Para matutunan po kayo, gagaling po Reyes naman ito. At si Django Bustamante. Napakarami ng title na nagawa para sa ating bansa. Kilala po sa buong mundo. Initingala. Sa table naman ngayon, si Bustamante, no? At mukhang maganda ang binabalak niya dito para sa ball number 2. Tingnan natin yung discarded dito ni Bustamante at ball number 1. At napakagandang safety shot po. Kinross niya yun, no? Nag-bang shot pero hindi pumasok. Cover po. Ganun pa cover man, nakuhanan pa rin ng play safe ni Bustamante itong tira niya. Pero tingnan natin sa galing din itong si James. Gamit po yan. Kung ginagamit niya ay jump you. Panoorin natin mga pwede po yan. Papatalunin ng tomato. Mukhang magja-jumpstick dito si ano at magja-jump shot dito sa ball number 1. At yun nga, jump shot shot. Tinamaan yung uno. Pero sayang, hindi pumasok at na-open ito kay Efren Bata Reyes. May chance ngayon si Reyes para may steal nitong rack number 11. At tingnan natin kung paano discard yan ni Reyes. Sense ulit nila Champ Efren. Ay, makapal ang tira. Sablay po. Sayang. Pero mahirap na tira po yun. Hindi po kadalian yun. Hindi po kasarapan. Ito, kukontrain mo. Kukontrain na po ito. Ayun. Para sa dos.
Okay, mukhang sa 7 lang po mahihirapan. Pero tingnan po natin kung paano pong gagawin nila. Mukhang yung kombinasyon na lang po para sa 9. Medyo napalakas ang tira. Okay, muntik nang kumover. Ito, ilalapit na lang pamato para sa 7. Ito, kombinasyon sa tingin ko gagawin nila. Pero hindi po kasarapan din yung tira na to. Medyo tagilid po ang angulo. 7 to 9 combination. Baliwala. Kayan ni grabe naman yun. Natin. Para sa paraling campaign yung mga yan. Na ito talaga napakahusay nila sa gagaling. Ang score po natin ay 6-5. Positioning mats. In favor of ano kaya yung score natin dyan ay Champ, 6-5. Efren Batarayas and Champ. Tay ka na sa mga to. Shoutout kay Uling Cavite. Shoutout sa iyo, Champ. Shoutout sa iyo, parang Ebok. James ang nag-break. Ng France, Paris France. Pare, shoutout. May ball ang pumasok doon sa corner pocket at medyo alanganin dito sa ball number 1. Kaya tinan natin itong si Johan kung makuha na niya ng ginawa ni Johan na yung nag-push dito sa ito, kumover. Kira na ito. Suspiring so, score natin. Mukhang medyo jump ito. Ayan na, kumuha na nga ng jump view si James Aranas, aka Dodong Diamond. Magawa ng paraan, no? So binalik ni Reyes at Bustamante itong tira at ito jump shot mo naman si ayun, good shot po. Johan dito. Hindi po pumasok ang tira. Hindi pumasok. Mahirap po yun. May tira sila pero napakahirap ng packeting para dito sa kupunan ni Reyes. Ano rin natin mga kabilya? Chance po nila. Ito, mukhang ipe-blessing lang din po ito. Aba, pinatok. Baliwalo. Grabe naman tira yun. Pilipit na pilipit. Grabe, napakahirap nun. Walang imposible sa mga to. Ito, ang tira gagawin ito. Napakahirap na tira din ito. Mukhang nag-trick shot na po ang ating The Magician. Hindi lang po pumasok ang dos. Sayang. Open na po ang bola. Mukhang makukuha na ito ng ating mga young guns. Pinalusot. Napakaganda ng preparasyon. Tira sa 3. Semi-tampal, pasok. Side pocket, ang 4. Ang ganda ng preparasyon. Ito, easy rag-out to lang dito para sa dalawang ating bagong kampiyon. Corrida para si 7. Last two ball para sa kuna ni James at saka ni Johan. Yun ang pagbalikan ng pasok na yun. At maganda rin ang ball position sa 9. Last ball sila sa rack number 12. Kabilyarista, tabla na po tayo. 6 all. All 6 ang score natin dyan. At sina Bustamante at Efren Reyes ang nasa table ngayon. Si Bustamante ang magbe-break sa rack number 13. At dito nga tingnan natin Champ Yango to break. Makabla po tayo at 6 all. Nahabol na yung lamang nilang 2 puntos, no? At ito si Bustamante ang nag-break. Napakalakas ng break. Wala po na pumasok. Ganun dry break po. Dry break. Wala pa rin pumasok sa break na yan, no? Napakalakas pero hindi pinalad sa break. Shoutout sa iyo, Champ Orig ng Cavite. May available shot para dito sa ball na buwan. Kamusta, Champ? At tingnan natin si Johan kung matapos niya itong rack number 13. Panoorin natin mga kabilya. Ito, draw shot para sa 3. Tinitignan ni Champ Yonchua kung may pasok ang 4 sa side pocket. Medyo mahirap na tira yan. Kasi matulis ang side pocket.
Ayun, nilagari para sa 4. Medyo na palakas, pero tingnan natin kung papasok ng 4 na to. Kung idodoblete ba para stop ball na lang, para sa 5. Ayun na nga, dinoblete. Ngunit di mo, ah, ito mo. Grabe naman yun, nangyari doon. Nag-trick shot ang ating champ, James Arañas. Eto, palalapitin na lang pamato para sa 7. Ilalim tira dito. Ayun. At hindi na nga pinagbigyan ng dalawa na ito, itong kalaban nila. Ayun, no? At ito, last ball sila para dito sa rock number 13. Mukhang lalamang na sila dito ng isang puntos. Okay, at change favor po tayo ulit. 7 in favor of the Young Guns. 7-6 ang score natin. Lamang na sila ng isang puntos. Shoutout sa iyo, Champ Anthony Figueroa ng Rosario Cavite. Batang Rosario. Batang may laban. EJ, Edel Joshua Bayan. Shoutout sa iyo. Mga kasama ko dito. Shoutout lang kayo. Pag may oras ako, babatiin ko kayo. Mga taga-Rosario Cavite, mga taga-Ligtong. At ito, makita natin. Dry break po tayo, wala si pang nahulog. At may available shot si Reyes, pero medyo mahirap yung packeting, no? So, tingnan natin ang mga discarded dito ni Reyes. Isipat niya yung uno. Medyo alanganin talaga yan. Shoutout Lance Gosso ng si Gentry. 7-6 ang score natin, lamang sila James at Joe. At panoorin natin mga kapit. Push out po, tawag daw push out. Pwede pong tirahin ni Efren or pwede niya pong ipasa. Pero tinira po, pinabalik po ang tira. Dinoblete ang uno. Gravity! Palakpakan po. Nag-magic na po ang ating kampiyon. Baliwalo. Ayan na po, ginamitan na po ng mahika. Grabe ang karisma ni Champ. Kamot na lang po si Bad Coy sa nangyari. Grabe naman yun. Ay, foul po yun. Wala pong tinamaang bola. Sayang, umover. Ito, ball in hand po ito. May pag-asa po silang makalamang ng dalawa. Napakahirap na tira yun sa uno. Doblete. Eto, ganda ng tira. Quinorida para sa 4. Mukhang nadaretso naman sa 4. Ayun, draw shot. Ganda ng tinira. Ito, stop ball na lang po ito para sa 6. Ayun, medyo pinalapit pa po ang pamato. Para walang bitin ang puti. Ah, ito, lalaman na sila ng dalawa rito. Open na, open na. Last two na ulit dito si James and Johan at maganda ang goal positioning nila. At napakahusay ng kanilang team play na yan, no? 7-6 ang score natin. Mukhang i-score pa sila ka, dito sa wala ka nang babalikan sa mesa. At yun niya, pumasok. Okay, lamang na po ng dalawa. 8-6 ang score natin dito. Sila Champ Johan Chua at Champ James. At yan nga, lamang ng watching from Tambayan Billiards. Si Reyes Lolo naman ang nasa happy table. Watching sa inyo dyan. Break dito sa rock number 15. At dito sa lamang ni Vice James Maul, at Johan, Luna, no? Puntos ang lamang. At tingnan natin kung happy watching po sa inyo. Efren Reyes dito. At break ito, na kay parang Jopper Lukban. Hindi dahil kay parang Jopper, wala ko ngayon dito sa pagko-commentator dito. Salamat, pre. Thank you. Para dito sa kupunan ni James and Johan. Happy watching. So tingnan natin kung makabawi sila Reyes dito sa rack number 15.
ito, easy run out mo. Easy run out na naman to, Barca. Ay, hindi. Mukhang mahirap to kasi, ayun, tumago. Sumobra ang korida para sa tres. Sayang. Kombinasyon na sana sa 9. Medyo mahirap yung tira na yan, no? At yun nga, medyo na scratch doon si kulang James. Kulang sa Mase. Bolinhan naman para Mase dito kay Bustamante. At nakakita siya ng combination dito sa ball number 9. At dito nga, 3-9 combination. Okay. Pasok yung 9. At ang score po natin, 8-7. Isa na lang po ang lamang. 8-7 ang score natin. Lamang pa rin ang isa si James. Si James ang magbe-break dito shout sa round number 16 at dito nga medyo alangan yung tira na yan. Very dry break no para dito sa kupunan ni James break po, Joe. Wala pong nahulog. Back table naman si Bustamante para chance po ulit makakuha siya ng magandang tira dito sa puno. Available yan pero tingnan natin may tablang ang score. Maka-break and maka-steal sila dito. Ayun, sa rack pasok. Number parang 16. Sa ayun nga, naipasok ni Bustamante. Medyo nabiting niya alas sa back to table naman si Reyes for follow-up shots. O nag-aalangan ang ating Camp Efren. Tingnan natin kung papasok. Sumobra sa pina. Na-overcut. Sayang. Chance na sana nila makatabla. Eto, bumalik na ulit sa mesa ang dalawa. Mukhang kayang-kaya na nila ubusin to. Ang ganda ng prepa sa tres. Pababalikin na lang pamato para sa 4. Ayun mga, nangyari. Ito, korida lang to. Para sa 5, para may angle sa 5. Mukhang wala na magiging problema sa bola. Kalat na po. Medyo napalakas ang tira. Sayang. Nagawa pa ng paraan. Shout out Giancarlo Enriquez Figueroa ng League Talk. Ayan, shout out sa inyo, pre. Nanabuta, pre. Shout out. Grabe naman yun. Napakusay nung tira na yun ni Johan, no? Yung bank shot na yun sa ilababa. Iba talaga pag kampiyon. At dahil dyan, nagkaroon sila ng magandang goal position. Kahit anong tira, kaya follow-up papasok. Shot naman dito kay Johan. Ito, mukhang dodoblete na rin to. 7. Side pocket. Nag-bank shot siya dito pero medyo masaklap yung tira. Ganun sayang. Na open itong table kina Efren and Bustamante. Chance ang makabalik. So si Bustamante ang nasa table. Tingnan natin kung kuha ni Bustamante itong rack number 16. Ito mukhang pipinahan to. May patira po to mga kabilyarista. Ayun. Baliwalo. Grabe. Very smooth yung pasok subok ngayon. Na. Napakahusay talaga kahit sa mga long shot itong si Bustamante. At ito back to table naman si Reyes para i-follow up nitong 7 ay 8 sa corner pocket. Konting backspin yan para maganda na yung ball position niya para sa 9. Ako napikete pero so, pupush na lang ito ni Bustamante no, sa corner pocket. At dahil dyan, ayun, naipasok ayun na niya. Baliwala. Dahil dyan, ito tumabla po, na naman. Score po natin. Score natin ngayon ay all 8. Shoutout tropang F sa Vincent. Oh, back to table itong si Bustamante, no? Parehong ang score natin dyan. Balikatan ang laban. All 8 ang score. Si Bustamante ang mid-break at mayroong naipasok no, dito sa corner pocket. May pumasok pa sa kanilang break. Si Reyes para sa follow-up shot dito sa object ball niya, no? At tingnan natin kung ito, maka-break and easy run out of puto para sa dalawang kampiyon. Tira sa 3, pinababa ang pamato para sa 5.
Taas kay Master. 5. Balansin nila kasi, di ba? Ayun, pinalapit ang puti para sa 6. Napakaganda ng tira. Pasok. Tumama. Yung buti, hindi kumover. Napakahusay ng mga tira na yun. Parang masterclass lang, sabi niya. Tira na lang po ito. At dito, nakita naman natin yung ball position niya. Yung dalawa na, tsaka yung ball control. Napakahusay. Tutok po, para sa 9. At dito, last ball sila. Okay, change favor po tayo ulit, mga kaibigan. Lamang na po. 9-8 po. Lamang sila. Mukhang nag-enjoy po mga manonood. Kaya po inabang po natin. Inabang po ang race. Nag-break si Dry break po. Wala pong pumasok sa break. Walang pumasok sa break na yan. Very dry break. Back to table naman kaagad itong si Efren Reyes para score po natin. 9-8. Kanyang tira dito sa ball number 1. Medyo alanganin. Nakaharang itong 5. Medyo kakailanganin ni Reyes ng kick shot dito para matamaan itong uno. Pwedeng magpo si Reyes for play safe. Pero tingnan natin kung spotin ni Reyes dito. Bola, magpo si Reyes. Okay, finish po ng ating kampiyong Efren. Pwedeng siya po ang titira ulit o pwedeng ang kalaban. Optional po yun, hindi lang ganun. Tinira po ni Efren. Binalik po. Ayun. Good shot po. Chance po ng dalawang ating bagong kampiyon na maitabla ang score. Pasok ang uno. Preparasyon sa dos, napakaganda. Eto, hahatakin lang po ito para sa tres. Ayun ang ginawa ng ating kampiyon na si James Aranas. Two cushion, pinababa ang pamato para sa 6. Pinang tira para sa 6. Pasok. Ang ganda ng pamato para sa 7. Ito, kurida lang. Side nakakuha pocket. Nakakuha na ng momentum ng dalawang matitindig. Ipapabor na lang ang bola para hindi na mahirapan. Full player itong dalawa, no? Si James at saka si Johan. At dito nga mukhang tatabla na naman sila dito sa rack number 18. At ito nga, last ball nila para sa rack 18. Pasok ang 9. Tabla na naman tayo mga kaibigan. Malaking tulong din po yan. Focus. 9-all. Break si Reyes sa rack number Efren. 19. Walang pumasok. At dito nga, medyo walang masaklap pumasok pa rin ang break ni Reyes na yan. Walang pumasok. Open ang table para dito sa Johan at James sa tandem. No? Medyo alanganin yung tira na yan dahil nakatago ng konti itong ball number 1. At tingnan natin kung makapenetrate sila dito sa rack number 19. At medyo nagpo sila dito. Pero tingnan natin ang discard ni Reyes. Ito, kombinasyon. Ah, hindi. Banda pala. Banda para sa uno. Grabe. Pasok ang uno. Una banda. Ito, iniisip niya kung paano tirang gagawin dito. Kung saan dadali ng puti. Maganda yung tira na yun ni Bustamante, no? At dito nga, makita natin yung ayun.
galaw ni Reyes dito sa precaution. Kaso medyo nabitin para sa tingnan natin kung maka tapos sila dito sa rack number. Yeah, pero tingnan natin kung papasok yung pira na to. Ay, sayang sa blay. Medyo mahirap yung tinira na yun. Kalaban na po yan, dalawa na yan. Si James Dodong Aranyas sa rock number at si Cap Efren. Sila pa rin ang nag-break dito sa rock number 20. No, score natin. 10-9, lamang na sila ng isang puntos dito. Rock to race to 13 ito, mga kaibigan, mga kabilyar. Inaayos na po. Pasensya na po. Na vlog. Si James at Johan dito sa rock number 20. Para po makapanood po lahat ng mayos. All position, no? Para shoutout po, Tog Baet. Shoutout. Tingnan natin kung anong discount. Kuya JJ. And sa Cavite, shoutout sa iyo. Ayun. Hindi ko mover. Sayang. Eto, tingnan natin kung anong gagawin sa tira na to. Mahirap po ito. Kung pipinahan ba o itatago. Ay, pininahan. Baliwala. Napagal na tira. Walang imposible sa mga to. Napagaling. Kung nandito kayo, nasaksay nyo sana kung paano sila maglaro. Napanggaling nila. Ayun. Inaikot ang pamato para sa 5. Perfect. Perfect para sa 5. Ito, titingnan ni Jago kung may pasok ba yung... 3 ayo 4 ayo sumablay sayang ayo pinaikot ang pamato ang gandang preparasyon para sa 4. Ito, pwedeng i-combine o pwedeng pakisbulin ang 4. Ayun, pinakisbul po, mga kabilyarista. Ito, pababay ng pamato, pero hindi kasarapang tira to, medyo mahirap to. Kasi may 8, pwedeng tumama. Pero sa kanila, baliwala to. Ayan na nga, baliwala. Ayun. Wala na. Maganda pa rin ang pinapakitang tira position dito ni na James at Johan. Ayun, okay. Naipasok nila yung ang score po natin. Kaya, lamang po ng dalawa dito ng isang ating, puntos no lamang na ng dalawa si na James and Johan okay, dito jam, sa jump jump go to break 20 trailing si by Bustamante 11 rocks to 9 sa rack number 21 ang score natin ay 11-9 no dalawang puntos yung lamang nito dalawang wala po na nahulog. At alam kung naman natin tarang, si Champ Django po isa sa pinakamalakas boom break sabi nga bilog ang bola na bilyarista sa buong mundo. Hindi natatapos ang laban. Hindi natin alam kung sino mananalo. Yan, kilala po yan. Mapangit yung break ni Bustamante na yan. Ang break, dry break. Dito, lalo sa Pilipinas. Ito, sa mga nag-aaral dyan na magbilyar, panoorin nyo kung paano sila paano nila ubusin ang bola ang pamamaraan nila sa paglalaro ng bilyar. Marami tayong matututunan sa kanila. Hindi lang basta opensa, kailangan may depensa rin. Opensa at depensa.
para manalo sa laban. Ayun, draw shot para sa 5. Napaganda, perfect para sa 5. Etong tira na to, papalapitin na lang ni James Aranyos to para sa 6. Ayun, papalapitin. Oh, grabe. Sumasayaw ang pamato. Ayun. Muntik nang ma-scratch. Grabe naman yun, sumasayaw ang pamato. Parang may remote. Ayun. Bali, wala naman pala. Ito, mukhang kuha na nila to. Tatlong bola na lang natitira. Maganda pa rin ang pinapakita nila Johan at James dito, no? Last ball nila para sa rack number 21. At dito nga, naipasok nila yung bola. Malaki na po ang kalamangan. Score natin dyan, 12-9. Tatlo na ang abante ni na James and Johan dito, 12-9 ang score natin. At sila pa rin ang nag-break dito sa rack number 22. At dito nga, maganda yung break nila na yan. May pumasok, may available shot sila dito sa ball number 1. Tingnan natin kung maka-break and run sila dito sa last rock, no? Nasa hill na itong dalawa na ito, si James and Johan. Tingnan natin kung matapos nila itong laban na ito dito sa rock number 22. Panoorin natin mga kabilya. Itong una to, papatrasin ito para sa dos. Ayun, may samang pekos po yun. Ito, kung paano gagawin nila dito. Para sa tres. Medyo cover po ito. Medyo mahina. Ito, mukhang didipensa na lang po ito ni Bagtoy. Medyo alanganin yung position ng tres na yan, no? At pipinahin pa doon sa kabilang corner pocket. Ay, medyo makapal yung tira na yan. Sablay nga lang po. Mahirap na tira po yun. Pilipit. At chance itong si Bustamante at Reyes. Dali-daling bumalik sa table si Reyes. Wala na. Still niya itong rock number 22 na ito. Tingnan natin kung makabawi si Reyes dito sa rock number 22. Nung pumasok, wala na. Ay, Boss Chris, Anthony Figueroa. Partners. Ayun, two cushion. Ayun, medyo may S pa. May swerte pa. May swerte pa, may S pa sa unahan. Pumover. Yan po, gagamitan ng jump yun. Napakahirap at hirap po yan. Hindi natin kung papasok. Oh, grabe. Sayang. Pero mahirap po yun. Semi-dikit. Medyo napalakas ang tira sa para sa 5. Ayun, bali wala naman pala. At dito nga, nagkaroon ng chance itong si Reyes at Bustamante. Ito, last ito. Two balls sila dito sa rack number 22. At aiming si Bustamante sa 8, pasok sa side pocket. Pinaikot ni Bustamante yung rolling sa corner pocket naman ng 9. Para sa 9. Ball positioning na yan para kay Reyes. At dito nga mukhang makakaroon silang chance. Okay, pasok ang tira.
Shoutout sa'yo, Reggie Cesar Saria. Breaking sa lot number 23. At tingnan natin kung may pumasok, medyo masaklat. Kaya mga bilyarista ng mga taga-naik yan. Break na yan. Mga magagaling po yung mga yan. Reyes, medyo masama talaga. No? Hindi sinulati sa break na yan. Kaya back to table, itong si James. At tingnan natin kung meron silang chance na ma-steal nila at matapos itong match na ito dahil nasa hill na itong dalawa, no? Napakahusay yung mga shot na yan at nag-backspin pa siya para sa dos. Position dito sa dos. Kaya panoorin natin kung matapos nila ito, itong round number 23. Po ito. Ayun. Ito ang gagamit ng dalawang banda na may halong peko sa kanan para sa 4. Ayun na nga. Kaya yun na nga ang ginawa ni Champ Bad Guy. Aiming sa 4 si James, medyo makapal yung tira. Ay, na yun. Ay, napakapal ang tira. Hindi pumasok. Yeah. Dahil doon nagkaroon ng available shot itong si... Po. Efren Reyes at si Bustamante. Sayang po yun. Ayan, back to table si Bustamante para makakuha ng magandang chance at makapuntos dito sa rack number 23. Napakahusay nung tira na yun ni Bustamante at pati ball positioning, no, kay Reyes. Panoorin natin mga kabilyar. Ito. Mukhang gagamit din ng dalawang banda to para pumangat ang pamato para sa is. Ayun, perfect. Gagamit ng dalawang banda para pumangat ang pamato para sa is. Ayun. Tumama sa 8. Sayang, hindi na kababa ang pumato. Eto na, mukhang magmagic na si Chef Efren dito. Mukhang pipinahan medyo niya. Medyo mahirap siya, na pina yan, yung gagawin ni Reyes na yan. Ganun pa man, nag-ipasok. O, pina niya, grabe yun. Ay, ay, ay. Dahil doon, nagkaroon ng chance sila makapuntos dito. Wala. Last two balls, sina Reyes at Bustamante. Si Bustamante at makapipinahin niya ulit itong ball number 8 doon sa corner pocket. Tingnan natin kung magawaan ito ni Bustamante. Napakahusay na, very smooth at napakaganda. Grabe, parang nagpag nasasakyan. Tutok na tutok. Tutok to win. Grabe. 11 round. Ang score natin. Isang bonus na lang. Nagtatangkap na sila dito sa 12-11 ang score po natin sa dalawang kamang. Laman pa rin katandang ito. Ang score natin dyan, 11-12. Lamang pa rin ang 10 punto si James at Johan. Sila ang nagbe-break dito sa rack number 24. Mukhang hindi din sila pinala dito sa break na yun. Dry break. Kaya may chance ulit si Efren Reyes dito sa rack number 24. At dito nga, balik sa table si Bustamante para dito sa ball number 1. Tingnan natin kung maka-steal nila ito at tumabla dito sa score. Okay. Ang ganda ng ginawa ni Jeff Django. Nauga, nauga. Eto, grabe, pininahan. Pasok, yun lang, walang S. Nasa dulo ang S, malas. Napakahirap na tira, hindi bumenta, sayang. Ihatay kung paano gagawin ni James Arias dito. Eto, mukhang 2 cushion. Ayun, konting pang mahulog sa side pocket ang 5. Walang S. Nasa dulo, S minus.
Ito, chance na po ng ating The Magician at ni Django Bustamante para ubusin. Open na po itong bola na to. Kung kayang-kaya na nila ito. Ayun. Smooth na smooth. Ang tira. Mukhang kuha na nila ito. Ayun, no? Napakaganda ng tira. Pinababa. Ang pamato. Ito, kurida na lang ito. Pasok yung 5. Napakahusay ng ball positioning. Perfect. Na yan ni Bustamante, no? Mukhang nakakuha sila ng magandang chance dito upang tumabla dito sa score na yan. Race to 13 nito, 12-11, no? Lamang ng isang puntos itong James and Johan tandem. At sina Bustamante at Efren Reyes naman ay nasa 11 points pa lang. At, pero nandito sila sa table ng Rock 24. Ipapabor na lang ang puti ang para sa 8, para sa 9. Tatabla sila dito sa laban na ito. At napakaganda, no? Balikatan yung kanilang laban. Last ball sila para sa Rock number 24. At ito, mukhang tatablang dito sila. Rosario, pasok yung 9. Heel to heel ang laban natin dito, mga kaibigan, mga kabilyard. Ito, tabla na po ang score. Masaya at 12 all. Si Reyes. Tingnan natin kung sino magwawagi. All 12 ang score natin, heel to heel match. At sina James and Johan ang nag-break dito sa last rock. At makita natin dito, may mukhang maganda yung kanilang break na yan. May pumasok na isang bola. Kaya meron silang chance dito sa last rock, no? At meron silang available shot para dito sa ball number 1. At tingnan natin kung maka-penetrate sila dito sa rock number 25. Bakit eh? Pasok. Baliwala. Perfect para sa 2. Pababain na lang ang pamato para sa 3. Gagamit ng 2 rails. Ayun. Perfect position. Ayun. Pasok. Medyo napalakas. Pero tingnan natin. Pinaikot ang pamato. Grabing puti yun. Medyo nabitin pa. Pero sa tingin ko, kaya na. Kaya. Last 3 balls. Mukhang alam na di, sabi nga ng mga ball players, no? At dito ang ganda ng ball position at last 2 ball itong kupunan ni na James and Johan. Mukhang hindi pinalad si Reyes dito at ito. Tutok na ang 9 para sa last ball. At mukhang magkakaroon ng bigayan last dito po ng trick shot. Gumibak na si Reyes, no? At ito nga, mukhang pinapatira na lang ng trick shot dito kay James. At sabi nga ni Bustamante, panalo na sila dyan. Pero kailangan may pasok nila ito ng trick shot. At tingnan natin kung magawa nila ng paraan. Tingnan natin. I think you should quit. A few moments later. Hindi pumasok yung trick shot na yan, no? Pero kinuha pa rin ni Efren Reyes itong cue ball at siya ang gagawa ng trick shot na yan. Tinuro ni Reyes yung sa corner pocket. Panoorin natin ang magic shot na zigzag shot ni Efren Reyes. Grabe! Yeah, boy!
Hindi mo talaga makapaniwala.